So yun mga Leteros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At syempre isa rin sa napakapogi sa mga Banateros. So ito pag-usapan natin to, naku maraming nasaktan dito. Maraming tinamaan, sapul na sapul, pinangahan talaga. Oo, pangang-panga talaga. Oo, gawa ng may sinabi po si PRRD or si the former President Rodrigo Roa Duterte about sa mga politiko na nainiwan na sila pagkatapos silang pakinabangan. Ay nako, dami na naman, nagkakarandarapa na naman sila. At ayun nga no, syempre may pa-fake news na naman ng mainstream media. Grabe no, kada magsasalita si PRRD, napapansin ko lang ha, kada magsasalita si PRRD, may mga ano eh, may ilalabas at may ilalabas sila na ano, na tawag dito, na video para siraan ng mga Duterte. Biglang nilabas yung ICC, maglalabas na umano ng arrest warrant kay PRRD. Gago! O, diba? Pagkatapos silang masupalpal, gumanti agad. At ayun nga, masakit nga lang, ginagamit yung mainstream media. Yung ibang mainstream media sa mga paghahatid ng mga balita na wala namang kwenta-kwenta. Ang tagal na huyang arrest warrant nyo na yan. Yung sinasabi nyo, ay arrest warrant, ICC. Eh sinabi ni Marcos dati na hindi niya hahayaan na mangyari yan. Tapos ngayon, inahayaan niya na. So ibig sabihin, pinatunayan nyo lang na sinungaling si Marcos. Gago! Ay, naku po! So siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito na nga, no? Huwag na natin patagalin ito. Nainis na ako eh. Huwag na natin patagalin ito. Ito medyo mahaba-haba itong video na ito, ha? Medyo mahaba-haba, pero nakakamiss kasi. Alam nyo, nakakamiss ang isang Rodrigo Roa Duterte kapag na talagang, alam nyo, talagang nasanay na tayo eh. Hanggang ngayon nga eh, ito sa totoo lang ha. Hanggang ngayon, kahit na si Marcos pa yung presidente, feeling ko, para sa akin at para sa ibang mga Duterte supporters dyan, feeling natin ay si Duterte pa rin ang presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang ha. O kahit naman eh, tsaka ito pa yung pinakamasakit. Kapag may balita sa Duterte, pinapanood talaga ng buong Pilipinas. Pero kapag may binalita sila na ginawa ni Marcos, walang halos nanonood. At hindi talaga na pag-uusapan. Hindi katulad nito kapag ang Duterte ho ang nagbitaw ng isang salita, katulad lang yan. Gawan natin ng video yun, pero bukod yun ha. Picture lang po ha. Picture lang po ni BP Sara na di umano ay pupunta siya sa Bicol at may kipagkita kay Lenny Robredo ay number one trending po dito sa Pilipinas. Ganyan ho kalupit ang mga Duterte. Kaya yung sinasabi ng iba dyan na uy, wala rin Duterte, laos na yun. Laos pero kinakabahan kayo. Laos Duterte pero putay na. Lalo na at katulad niya si Trillanes. Oh, yan ang isa sa mga nagsasabi na wala na Duterte, laos na. Pero ano, nung nalaman na pumunta ng Bicol si BP Sara, umiyak siya agad. Biglang nagngangawa sa social media ang hayop. Kaysa ganito, kaysa ganyan. Eh, akala ko ba wala nang tira ang Duterte? Bakit nagngangawa ka dyan? Ang ina eh, no? Talagang backfire sa kanila. Eh, lahat naman ng sinasabi ng mga anti-Duterte talagang bumabalik sa kanila eh. Talagang sapul na sapul sila, no? Lahat ng mga sinasabi nila mapatungkol, lahat ng kasiraan ng mga sinasabi nila patungkol kay Duterte. Hindi katulad ni Trillanes, sinasabihan niyang mahinang nila lang
Mahina na si Duterte, wala nang lakas at hindi naman nanalo pag tumakbo tong mga to. Pero pinag-uusapan. Oo, pero kapag binalita ang Duterte, maraming nanonood. Eh ang tanong, parang yung sinasabi ni Terlianes na hindi na napag-uusapan at wala na, hindi na patok ang Duterte sa Pilipinas, eh parang nakikita natin sa kanya. Gago! May kamag-anak ako sa Kalookan eh. Lumapit ka daw. Kinamayan mo sila, so hindi naman bastos yung kamag-anak ko, kinamayan ka din. Pero yung mararamdaman mo daw sa lahat ng mga tao na nakakasalubong nito ni Trillianes, aka Trilliling, eh parang wala daw gana. Yung mga tiga-Kalookan, parang alam mo yon, yung parang sino ka ba? parang siguro iniisip ng mga tiga-Kalookan, ay eto yung laging napapanood ko sa balita, yung laging epal. Ay, ito yung ano, ito yung epal na kapolitiko. Si ano, si Boy Caso. Gago! Yun yung siguro iniisip ng mga ibang politiko, na mga ibang mga mamayan dyan sa Kalookan. Naku po, Kalookan, mawa na kayo. Oo, mas siguro, mas okay na napanatiliin nyo yung dating dating mayor dyan sa inyo. Naku po, huwag kayo magpabula kay Trillianes. Gagawin niya lang po na ano, gagawin niya lang palabigasan niyang Kalookan na yan. Hindi, totoo lang ha. Isipin niyo ito maigay, mga taga-Kalookan. Mahilig magkakaso-kaso yan si Trillianes. Bukas sa makalawa, pwede niya akong kasuhan. So, saan kukuha ng pondo yan? Kung halimbawa man na yan ay naging mayor na, eh baka yung pangkaso-kaso niyan sa mga Duterte, eh diyan niya pauhugutin sa kabayan, sa pondo niyo diyan sa Kalookan. Gago! Imbis na mapunta yan sa inyo, eh baka mapunta lang yan sa kanya. Sa wala niyang katuturan na pang sausaw sa mga issue, lalong-lalo na sa pangahamak sa mga Duterte. Eh magising-gising ho naman kayo. Hindi ko naman kayo siya sinasabihan na huwag nyo siyang iboto, pero parang ganun na nga. Gago! Parang ganun na nga ha. O magising kayo lang niya, hirap na nga kayo diyan, tapos maglalagay kayo ng mayor na magpapahirap pa sa inyo. Apa? Eh mag-isip-isip kayo, tiga-Kalookan, aba, nako, hirap na nga tayo dyan eh. Tapos eh, magdaragdag pa kayo ng isang magpapahirap sa inyo, wag na. Oh, kaya ganyan nga, sinasabi ko, ang Duterte kapag nagsalita ni isa sa mga Duterte, talagang nagtitrending at pinag-uusapan ng buong Pilipinas at hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Alalahanin ninyo ha, yung ibang mga presidente, inidolize nila si Datay Digong nung panahon nito na siya ay presidente ng Pilipinas. Maraming umaidol, maraming humanga at maraming takot ng mga tiga-ibang bansa na mga presidente kay PRRD. No, alam natin yan, hindi natin may tatago yan dahil ultimong mga presidente na iba't ibang bansa inaamin nila yan. Oh, ngayon, may ganyan ba sa presidente nyo? Bago! may naririnig ba tayo na balita na, uy, si Marcos idol ka? Ha? Meron ba? Oh, ah, meron ba? So ito lang, baka saan pa tayo mapunta ito. Panoorin na natin itong sinabi ni PRRD. Medyo mahaba-haba ito, no? Pero mas maganda kasi na panoorin ho natin lahat yung kanyang talumpati dito. Napaka nami-miss natin. Ito yung isa sa mga nami-miss natin sa mga panayam or sa mga salita ni PRRD. So panoorin natin. Thank you. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Apparently, so sino ba itong mga to? De La Rosa, Robin, Mayor Rama, siyempre nandiyan ang aking kakambal na si Basti Duterte. Andiyan din si Senator Bongo, no, at marami pang iba na si Philip Salvador. Yan, so suportahan ho natin. Ito na, guys. Alam ko, no, alam ko, putulin ko muna kayo kay PRRD. Alam ko sawang-sawa na ho kayo sa mga nangyayari.
at kabulastugan ng iba pang mga senators. Hindi ko nila lahat ha, yung ibang mga senators, no, na paulit-ulit na lang puro alis go. Eh sabi nga ni Cynthia Villar, eh hayaan nyo na yung mga senador na puro na lang alis go. Mamatay na lang sila doon. Gago! Ano nyo ba yan? Napanood nyo yung video na yan? Ha? Kay ano? Kay tawag dito? Kay ni Cynthia Villar? Oh, hayaan nyo na. Paano ba sa? May sinabi si Cynthia. Oh, puro na lang daw alis go yung mga ibang senator. Oh, kaya ito, supportahan natin to, PDP laban. Last minute discussion was that we are not ready to do that. English yan, tatay, ah. Wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera. Wala man tayong pera. Alam niyo, lagi niya rin sinasabi sa amin yan. Ilang beses na namin nakausap ng Banateros. Siyempre, hindi yung mangyayari kung hindi dahil kay Banatbay, no? Yan ang lagi sinasabi niya na talagang ako, wala akong pera. Hindi naman ako naging magnanakaw nung panahon ko, eh. At talagang totoo naman. Diba? Totoo naman talaga yon na walang ano si PRRD, walang nanakaw sa kaban natin. Hindi katulad ngayon. Ay, sorry. Tudulas ako. Maya na pag na presidente uli ang PDP laban ito. Yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary yes, fund. Yes, idol yan eh. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. Yo. it goes with the office, ganun yan eh. Pabiro lang yan. Pero meron ang presidente. Kagaya ko, wala naman talaga akong pera either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno. At ang gobyerno naman hindi hangol eh. Hindi, ano ba sa ang hangol? Ang ano bang antahangol? Hangol sa Tagalog. Sagapa? Matakaw. Matakaw, yun na. Sugapa. Pero talaga yung discretionary fund, pati yung... those are for political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga ang nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung... the position itself is political. Yes. Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once what you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano, mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi, kung ikaw, PRRD ang presidente, no? Inuubos mo, ang sinasabi kasi dito ni PRRD is mauubos yung pera ng gobyerno dahil sa mga tao, dahil sa pagtutulong, pagbigay ng mga trabaho at financial sa mga ano na yan, sa mga na ano-anong bagyo, no? Kung ikaw yun, PRRD, kaso PRRD, iba na yung presidente natin ngayon eh. Gago! Oo, iba na yung ano eh. Mukhang nauubos lang yung pera natin dahil sa... ay, naku, mayroon pa. Mayroon lang magsalita eh. Makamakasuhan tayo eh. Gago! Okay. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon. Merong karamihan yung, well, most of the, kasi yung
maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Hmm. Ba't mo yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses? Iyan ang mahirap. Tama. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. Kasi matter of fact, ano yan sila yung ipit? Sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, ipit sila kapag Duterte partido ka. Pero kapag alam nilang partido kanila, malaya sila. Gago! Hindi, ito ha, sarili kong opinion to sa sinabi ni PRRD. Naiipit sila dahil, yan, sinabi ni PRRD. Pero ako, para sa akin, siguro naiipit sila dahil hindi naman sila partido or di sila kakampi ng administrasyon. O tulad niya, speaking of mayor, nabanggit niya ni PRRD, mayor. O, yung halimbawa, may budget yan. O, baka iniisip na iba, nagnanakaw yung ibang mayor. O, dahil bakit ganito? Walang project, pero parang mayaman sila. Pero may mga ganun talaga, mayor. Katulad, speaking of mayor, Mayor Rama. O, anong nangyari kay Mayor, Mayor Rama? O, nawalan ng malamang sa malamang. Walang budget yan ngayon. Dahil alam nila na kato niyan, nakita pa nga dyan sa PDP laban, isa sa mga tatakbong senator yan. O, diba? Kaya talagang magigipit ka talaga kapag ikaw ay nakadikit sa mga Duterte. Dahil lahat ng mga kumakampi or dumidikit sa... Kaya kahit nga kami mga vlogger, tingnan mo si Banat Bay. Diba? Kinasuhan dahil hindi siya partido, hindi siya nakakampi, or hindi siya kakampi ng administrasyon. Diba? Ganun yun eh. O, kaya tuloy. Either for social services or wala. Out of the blue, mga cancer treatments, kung ano-ano. Forward natin. Na gustong umuwi, naman nyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Baski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan, pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund, kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina, wala sa hospital. Ito mga daan ng daan na to eh. Hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, ganun. Forward natin ha. May inaarap kasi akong pinaka ano ni PRD dito eh, Talumpati. A community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit na yung public fund dito ng mayor sa inyo, gobernador. Hindi ko kasi na-forward eh. Naging multimillionaire ba sila pagkatapos? Ay, sa congressman, PRD, marami. Hindi lang multi, multi pa. Gago! Oo, may mga, di siguro hindi kasi ito si PRD, alam nyo. Sa pag-usapang social media, alam ko banateros lang pinapanood nito eh. Pero ano, PRD, kung sa mga gobernador, marang marami. Sa ano, congressman, maraming mga bilyonaryo at bilyonaryan na nga. Eko ba naman eh, nakasuot ka ng 19 million na bag. Diba? Marami sila, PRD. Dumadami na sila ngayon. Kaya, PRRD, kailangan na namin talaga na may isa sa inyo na mamuno ng bansa. Dahil para mawala tong mga buhayan na to sa gobyerno. I mean, magprangalahate, on a practical side, kita ba ninyo yung mayor ninyo may
asyenda ng coconut plantation. It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Sa etong sinasabi ni PRD ha, sa kapanahunan niya to ha, hindi ngayon ha. Oo, baka sinasabi niyo kasi ano, tsaka ang ibig sabihin din ni PRD is yung katulad niya na mas inuuna yung kapakanan ng mga nasasakupan niya kaysa sa sarili niya. No, ayun yung ibig sabihin dito ni PRD, ni PRRD. No, kasi marami meron pa naman ng mga politiko ngayon, mga kabanateros na talagang matitino, talagang maituturing mo na talagang mas inuuna yung kapakanan ng mga nasasakupan or mga kapwa niya Pilipino kaysa sa kanya. Meron diyan, talagang meron pa, hindi naman lahat kuratong baliling. No, hindi naman lahat ng mga politiko ngayon ay kuratong baliling. Oh, may mga natitira pa naman diyan na maayos, lalo na dito sa PDP Laban, 'di ba? PDP National Assembly. Oh, ayan oh. Sa kanilang grupo na PDP Laban dito, andito talaga din. Kaya nga iilan na nga lang 'to eh. Kasi nga talagang yung iba nagtalunan na parang mga tipaklong. Naglipatan na oh. Ayaw mabuklat yung ano eh. Ayaw mabuklat yung kanilang mga natatagong kaso. Gago! Ayaw mabuklat yung mga natatago nilang kaso. Intindihin na lang natin. Yung iba kasi dyan, convicted. Yung iba dyan, pa-convicted. Yung iba dyan, may mga... marami. May mga iba pa nga dyan, may mga kaso sa droga. Na ayaw mabuko. Kaya yun, talo na. Para hindi maibulgar ang kanilang baho. Okay, tuloy. Unless yung ibang opisina... Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi ninyo, bigyan ka ng 300, bigyan ka ng 300, 400, half a million. Maski mo ito, Davao City with a population of, I don't know ilan na ngayon, bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population nandun? Ayun nga masama dun, PRD. Bibigyan ng Office of the President ng budget yung mga mayor ng 50,000 para sa kanilang nasasakupan. Ang masama ho dun, PRD, yung 50,000, 25,000 lang, 25 million lang yung pamamahagi sa taong bayan. No, 25 million lang ang ipapamahagi sa taong bayan at yung 25 million sa bulsa na. Yun yung masakit na nangyayari ngayon, PRRD, na hindi ko nilalahat ng mga mayors, mga congressman, mga gobernador na may nilalaanan or binibigyan sila ng pondo para sa kanilang mga nasasakupan. Hindi ko naman po nilalahat. May iba kasi talaga dyan na kaparte pa ng grupo na kuratong baliling. Gago! No? Kaya ganun, PRD. Okay, tuloy. Davao. How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? Speaking of pagamot ha, ito usapang ano tayo, maputo lang natin ha, para may kwento ko lang kasi ako talagang nagsaliksik ako dun ng gusto kung totoo ba yun o hindi, no? Kaya nga talagang sobrang namamangha na ako sa mga Duterte, hina-idolize ko na sila dahil sa sobrang kaganda ng kanilang pamamalakad sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Davao, diba?
yung mga naririnig ko na libre gamot, libre hospital sa Davao, naririnig ko na kapag nagpa-hospital ka sa Davao, walang binabayaran. Akala ko dati, medyo hindi pa ako naniniwala, no? Pero talagang ano ko sa kanila. Pero nung nakapunta na ho ako ng Davao, doon ko nasaksihan na totoo pala talaga lahat yun. So totoong totoo lahat po yun, no? Kaya malaking supalpal din yun sa mga ano eh, sa mga politiko na bumabanat sa mga Duterte. Punta kayo ng Davao. Halimbawa, magpasaksak kayo dun. Pag nagpasaksak kayo, magpa-hospital kayo. Tingnan nyo kung may babayaran kayo. Kaya ano, magpataga kayo sa leeg. Magpataga kayo sa leeg, tapos magpa-hospital kayo. Tingnan nyo kung may babayaran kayo. Patay ka na eh, paano ka pa magbabayad? Gago! Joke lang. Hindi, totoo. Doon ko nasaksiyan na ang ganda talaga. Grabe, ang ganda rito sa Davao. Ang ganda dito sa Davao na tipong hindi ka mamumroblema. Halimbawa, magkasakit ka, ay, ayokong. Kasi ugali ng mga Pilipino yun eh. Ayokong magpa-hospital kasi wala tayong pera. Iising ko muna to. Wala pa tayong pera eh. O, kadalasan nangyayari yan. Pero doon sa Davao, mapapaisip ka pa ba ng ganun? Na alam mo naman na libre ang gamot doon. Libre ang hospital. Na yan dapat ang ma-adapt ng iba't ibang bansa, barangay, city dito sa Pilipinas. Eh kaso yung iba, masino na pa magnakaw, bumili ng mga Hermes na bag, mga 18 million bulletproof naman na ano, na sasakyan, at mamahaling Blue Marine Rolex kesa gampanan ng kanilang trabaho para sa bayan. Yun yung masakit dun. Okay, tuloy natin. Percent of the total population. Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta, doktor, para magbayad. Tama. So, ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talagang mapunta. Except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig. Takbo sa barangay captain yan. Barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan. Tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, mayor. Maghanap siya ng pera. Tapos walang may bibigay. Ay, joke lang. Joke lang, tatay. Lahat na. No amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, maski nasabihin mo ano, malalaman ng tao, malalaman ng probinsya at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa... Tama. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi... Pero... Puro ano, tay? Kung mahaba yan, tay, ha? Aside from my strong belief in their capacity to legislate, barangay captains, legitimate lang. Kasi pag may influence ka na. O eto, sige, maputol natin. Mukhang mali yung na-play kong video. Hinahanap ko yung sinabi niya about sa mga nagtalo na ng mga, ano eh, mga nagtalo ng mga dating kapartido nila. So ito, hanapin nyo na lang kung napanood nyo na, i-discuss ko na lang. Alam nyo, normal na nangyayari yan sa larangan ng politics world, politics issue. Natural na nangyayari yun, yung partido mo ngayon, bukas hindi na. Marami yan, katulad nila Tolentino, marami dyan, nila Villar, marami. Pero hindi natin isa-isahin. Natural ho yan na nangyayari talaga yan.
Siyempre, iba yung may mga iniiwasan at merong kung saan nung malakas, dun talaga nagkakapitan yung mga yan. Natural na ho talaga yan sa natural na ho yan sa, ano, sa ugali ng mga politiko. Ang masakit lang ho kasi dito, at ang magandang nangyari, dun muna tayo sa masakit na pangyayari. Ang masakit ho dito ay yung mga dating partido or dating kumakampi sa mga Duterte ay isa na ngayon sa mga sumisira sa kanila. Na hindi man lang nila naisip na hindi sila makakaupo dyan sa pwesto na kung anumang meron sa kanila ngayon, kung hindi dahil din sa mga Duterte. Labas ho dito si Marcos, ha. Ang pinag-uusapan ho natin dito, lahat ng mga politiko, no, na mga ginamit lang ang mga Duterte. At marami naman talaga dyan. Doon naman sa kinagandang magandang nangyari, dahil maganda nangyari dahil nalaman natin kung sino talaga yung huda sa grupo. Kung sino talaga yung 100% na sumusuporta sa mga Duterte. O, diba? Nalaman natin agad yun. Alam natin kung sino yung dapat pagkatiwalaan, kung sino yung hindi, no. Marami yan, eh, talagang napanood natin yan na ganyan nga yung ginagawa nila. Ganyan nga yung kanilang mindset nila. At yun nga, eh, mas nakakatuwa yun dahil nalaman natin kung sino yung Judas. At ito nga yun, ito yung video na yun. Ayan, oh. Ito, short lang to. Ayan, mapanood ko sa inyo, para maliwanagan mo kayo. Ito yung sinasabi ko. After that, kagaya ko na PDP ako, marami yung nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Ulitin ko, ha. Sabi dito ni PRD, but after that, kasi medyo bungol yung sounds, eh. Kagaya ko na, PDP ako, maraming nag-join sa akin. Maraming nag-join. Masaya ako. Masaya daw si PRRD dahil maraming nag-join, eh. Noong panahon na presidente pa siya. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Pero nung hindi na ako naging presidente, iniwan na ako. Tama. Ha? Yun yung sinasabi ko kanina. Grabe, no? Di, talagang medyo may masakit yung part na yon na nainiwang ka dahil wala nang mapakinabangan sa'yo, hindi ka nang mapakinabangan. Yun yung pinakamasakit din. No, yun yung pinaka, tawag dito, yun yung pinaka talagang masakit na pangyayari sa larangan ng politika, na pagkatapos kanilang pakinabangan, katulad lang yan, no? Sige, idamay na natin. Katulad lang ni Marcos, di ba? Nag-audition pa sila ni Aimee dun sa Davao. Nagbaka sakali. So, si Bibig mismo galing ni Aimee, Senator Aimee Marcos yan, ha? Na pumunta sila doon, nagbaka sakali, at pagdating nga nila sa Davao, pinakiusapan nila si BP Sara na tumakbo bilang presidente. No? Hindi po kayo nagkakamali sa sinasabi ko. Pinakiusapan nila tumakbo si BP Sara bilang presidente, at ang vice president ay si Marcos. Pero si BP Sara ayaw niyang maging vice president, ayaw niyang maging presidente. Wala siyang balak tumakbo dahil kontento na siya bilang mayor ng Davao. Kaso nga lang, dahil nga sa pagpuprosige at pangungulit ng magkapatid na Marcos, ay napilitang siyang tumakbo, pero hindi sa pagiging presidente, kundi sa pagiging vice president. Kaya doon pa lang masusukat na ho natin na ang mga Duterte at ang si BP Sara ay hindi, ang mga Duterte ay hindi gahaman sa kapangyarihan. Dahil kung sila ay gahaman sa kapangyarihan, sinasabi nga ni PRRD na
kung ako ay gahaman sa kapangyarihan, dapat nung panahon pa lang, ginawa ko na yan. Ginawa ko lang na in-extend ko, na in-extend yung termino ko. Pero dahil hindi ako gahaman sa kapangyarihan, hindi ko gagawin yan. Katulad lang din ng mindset ni BP Sara, no? Kaya siya naging vice president at pinag-president niya si Marcos dahil hindi nga siya gahaman sa kapangyarihan. Kasi maraming mga social media influencer ko, no? Maraming mga vlogger dyan ko, no? Gago! Na yan ang sinasabi, gaman sa kapangyarihan, hindi daw maantay ang 6 years na matapos ang termino ni Marcos. Ito ulit-ulit naman sinasabi ni PRRD na, ni, na tapusin mo yung ano mo, Marcos. Tapusin mo yung termino mo, wala akong pakialam dyan, basta ayusin mo yung trabaho mo. Yun yung pinapaalala ni former President Rodrigo Duterte. Hindi yung para paalisin siya. It's na totoo nga, ayaw niya nga sa ano eh, ayaw niya sa lagi niya ang pinapangaralan si Marcos na baka matulad ka sa ama mo. Ayaw kong mangyari yung nangyari sa ama mo na ma-impeach ka at paalisin ka ng taong bayan dyan sa kinakaupuan mo. O diba? Napakaliwanag ho nun. At kung baka sabihin nyo, haka-haka lang ako, eh may mga ebidensya po, may mga video na sinabi nila. So yun, anong may kukomento nyo dito sa video mga napanood natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button at ang join button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Boses ng ordinaryo Pilipino Banateros ay walang makakaawan. Walang inuuruman, Banateros ay tinutulungan.